Paano malaman ang pangalan ng isang bagay na nakikita natin sa internet o di kaya sa personal? Minsan, may mga bagay tayo na nakikita sa internet o di kaya sa personal na hindi natin alam yung pangalan. Alam mo bang dahil sa teknolohiya ay pwede nang malaman ang pangalan ng isang bagay na nakikita mo sa internet? Lalong-lalo ngayon ay uso na ngayon ang online shopping. Minsan, may makikita tayo na bagay na gusto nating bilhin, kaso ang problema, hindi mo alam kung saan pwedeng bilhin at kung magkano ito. At hindi rin lang yan, pwede rin i-translate ng kahit anong language na nakikita mo at hindi mo naintindihan. Nakakatulong ito lalo na kung nasa ibang bansa ka o di kaya isang OFW. Kahit anong building ay pwede mo nang malaman dahil sa apps na to. Ang gagawin mo lang ay pipicturean yung lugar or building. Ang gagawin mo lang, i-upload mo lang yung picture sa apps na to. At siya yung bahala magse-search ng exact location at pangalan ito. Medyo matagal na rin ang apps na to at marami na rin nakakaalam. So kung isa ka sa nakakaalam, huwag mo nang panoorin ang video na to. Pero kung hindi mo paalam, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Google Play Store. Nandito sa search bar, type lang natin dito ang Google Chrome. Ayan, so kung mapapansin nyo, open na lang yung nakalagay sa akin. Ibig sabihin nito, updated yung Google Chrome ko. Pero kung nakalagay sa inyo dito ay update, i-update nyo muna. Kasi kapag hindi mo in-update, hindi natin magagamit ang mga bagong features ni Google. Pagkatapos ma-update, open lang natin. Kung nasa loob na tayo ng Google Chrome, ay makikita nyo dito yung mic tsaka camera. Then, pinutin lang tong camera. Ayan din, automatic na pupunta tayo sa screenshots. So, dito sa baba, may screenshots na nakalagay. So, lalabas ng lahat ng picture na naka-screenshot. So, kung halimbawa, wala dito yung picture na gusto mong malaman kung ano yung pangalan, pinutin lang tong arrow. Ayan. So, pipiliin ko dito ay yung camera. So, since nakasave yung file sa camera. So, kung nasa downloads yun naman, pwede yung piliin yung download. So, sa akin, ang pipiliin ko ay camera. Halimbawa, itong words na to, ita-translate lang natin. Korean language. Ayan. So, para ma-translate, pinutin lang sa baba yung translate. Ang ibig pala sabihin nun ay love. So, ngayon naman, mag-upload tayo ng picture ng gusali. Or di kaya building. Then, so halimbawa, itong picture na to. Para malaman natin, scroll lang natin dito sa baba. Hanapin natin yung places. Ayan, places. Ayan. Dito mo nakikita ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Health. Ayan, dito sa baba, makikita mo yung ibang picture nito. Ayan, no? Yung Baclaran Church. Ayan, marami siyang lumalabas. Then, ngayon naman, ang gagawin naman natin ay titignan natin yung pangalan ng isang bagay at magkano yung presyo nito. Halimbawa, itong motor na to. So, i-adjust lang natin tong square. Ayan, antayin lang natin lumabas yung result. Ayan, so mapapansin nyo, dito sa baba, merong Rider 150. Iba't ibang klase ng picture na related sa Rider 150. So, kung halimbawa, ito namang top box na nakalagay sa taas ng Rider. Titingnan natin kung magkano price nito. At kung saan mabibili. Ayan. So, dito na siya sa baba. Yung box na to ay 1,249. Ayan, dito pa rin sa baba, sa Shopee. So, marami siyang sinasuggest na box. Kung may bibilhin ka ng isang bagay at di mo alam yung pangalan, gawin mo lang ay picturean mo lang tapos ilagay mo dito sa Google Lens. Then, lalabas na yung picture din, yung price nito at kung saan bibili. Ganun lang kadali, paano malaman pangalan ng isang lugar, ang pangalan ng isang bagay at magkano yung presyo nito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.